makita siya ng Panginoong Jesus, ay ang kanya Panginoon na sambahayan ay pinuntahan ng Panginoon. Lord, sa aming mga buhay, ganun din po, O Diyos. Alam po namin na kami nakakilala ang aming mga mahal sa buhay, O Diyos, ay makikilala ka rin po sa pamagitan, O Diyos, ng aming pananampalataya at ang aming pamumuhay na ayon po sa iyong kalooban. Salamat, O Diyos, na ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. At panalangin ko, Panginoon, na sa kapatid ko na nakikinig ngayon na merong mga suliranin, Lord, aking panalangin, O Diyos, na ikaw po magbigay ng kagaanan at magbigay, O Diyos, ng kapayapaan na hindi mo sila iiwan, ipababayaan man. Salamat, mabuti kang Panginoon sa lahat ng pagkakataon ng buhay namin. Panginoon, kung kami may problema sa aming emosyon, tulungan mo kami, O Diyos. Ikaw ang aming pag-asa. At alam po namin na sa mga bagay na mahirap para sa amin, alam po namin na pag kami sa iyo nagtiwala, ito'y magiging magaan sapagkat magaan yung iyong pamatok, Panginoon. At alam po namin bakit nagiging magaan sapagkat ikaw yung kasama namin. Salamat po, Diyos, na mabuti ka. Ikaw ay tapat. Salamat, Panginoon, na ang buong isang linggo, Diyos, ay sasamahan mo kami sa mga darating pang mga araw na ikaw ang aming magiging kalakasan at patuloy na magiging pag-asa sa araw-araw ng aming pagsunod at paglilingkod. Panginoon, panalangin po namin ang aming mga mahal sa buhay na wala pa pong pagkakilala sa iyo. Lord, tulad ni Zaccheo, lagyan mo po sila, Panginoon, ng tamang desire na hanapin ang iyong kalooban at ang iyong presensya sa kanilang buhay, Ama. Sa mga tao, O Diyos, na ginagamit mo upang patuloy na magpatuloy ang programang ito dito sa lugar ng Tacloban at maabot ko beyond Region 8, pagpalain mo ang kanilang buhay sa partnership na meron ang 97.5 DYFE-FM. Sa mga tao, O Diyos, na ginagamit mo para ito'y mapunuan ng pangangailangan ng operasyon, Lord, panalangin po namin ang pagpapala at bendisyon mo. At sa mga ministry partner na meron kami, ako man, Panginoon, sa mga ministry partner na meron ako, nasaan man sila, Panginoon, ikaw ang nag-send nila, naglagay nila, Panginoon, sa aming mga buhay upang makatulong sa pananalangin at pagpapahayag ng iyong salita sa pamagitan ng kanilang pag-invest para sa gawain. Lord, panalangin ko po na patuloy, Panginoon, na mahalin nila at pahalagahan ang bagay na mahalaga sa iyo, which is ang pangangaral ng iyong salita, Panginoon, ang paghahayag ng iyong salita. At aking panalangin, Panginoon, na ang bagay na mahalaga sa kanila ay iyo pong pag-ingatan. Ang kanilang pamilya, ang kanilang mga buhay, ang kanilang pagsunod, at maging, Panginoon, ang mga bagay na pinagkukunan nila sa araw-araw. Ikaw po ang magpala sa kanila, at patuloy namin panalangin ang aming bansa, Panginoon, ang aming Pangulo, na wala sa Pilipinas ngayon, nasa ibang lugar. Lord, pinagpapala po namin siya, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na pagpatuloy namin pinapanalangin ang aming mga leader sa aming pamunuan o sa aming bayan, alam po namin, O Diyos, na magiging maayos ang aming bayan at magkakaroon ng kapayapaan. Panalangin po namin na sila, Panginoon, ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo at maging prinsipyo nila, O Diyos, ang prinsipyo ng iyong salita, Panginoon. Ang paglilingkod ng may katapatan at pagmamahal sa bayan. Panginoon, salamat po. Maging sa lugar namin, dito sa Tacloban, ikaw po ang magpala, ikaw po ang manguna, ang salita mo po, Panginoon, ang panghawakan nila sa pinakamataas at pinakamababang posisyon, O Diyos, sa iyo kami nagtitiwala. Na ikaw, Panginoon, ang kikilos at pagpapala, Ama. Purihin ang iyong pangalan at sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat at ang buong gabi, Panginoon, ay kapahingahan at ang panibagong bukas, O Diyos, ay biyayang nanggagaling sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Pagpalang gabi po at muli po tayo pansamantala magpapaalam sa ating pong programa at tayo po'y magkita-kita sa araw ng bukas. God bless po. Malapit na namang lumubog ang araw, ilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw. Sa kawalan, tapos ang pagsasahing papawid ng 97.5 DYFE, unang tugon ng pamayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa pakikipagtulungan ng Center for Community Transformation Group of Companies.
Ang 97.5 DYFE ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0026-2020. Nagsasahim papawid ang DYFE sa lakas na 1,000 watts sa 97.5 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Lunes hanggang Biyernes at alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing Sabado. Ang mga studio at transmitter nito ay matatagpuan sa Lot 5697-B, Burgos Street, Tacloban City. Ang 97.5 DYFE ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Samuel Ponilas, NTC number 02-1PHN-25715 at Ariel Peñalosa, NTC number 93-1PVIII-7331. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 97.5 DYFE, unang tugon ng pamayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.